Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 1, 2020. So, hindi muna po tayo magla-live ngayon. So, ako po ay nag-record ng ating pong video at i-upload po natin ito sa ating pong YouTube channel. Panoorin po ninyo ito at pwede po kayong mag-subscribe para po sa mga susunod na mga updated videos natin na mga inspirational message po natin para sa lahat. Lalo na po sa ganito pong mga panahon. Halos 3 linggo na rin po tayong nakakulong sa ating pong mga bahay dahil sa sakit na laganap sa buong mundo, ang COVID-19. Ang hirap palang maging tambay. Honey, ang hirap palang maging tambay. Kaya sa lahat po ng mga tambay dyan, ang hirap pala ng trabaho nyo. Buti nakakatagal kayo. Dahil sa sakit na ito, marami sa atin ang natatakot, nag-aalala, sobra kong mag-isip. Marami na rin ang nai-stress and to be worsened, nadidepress. At kapag na-stress o na-depress ang isang tao, it is very tough to function and to enjoy life. Nagiging helpless na tayo, nagiging hopeless na tayo kapag tayo po'y nakaka-experience ng ganitong mga bagay. At huwag sanang dumating ang ganitong mga panahon sa buhay natin. Kahit pagkaano kahirap ang mga pinagdadaanan natin, dapat pinalalakas pa rin natin ang ating mga loob, tinitibayan pa rin natin ang ating mga pananampalataya sa may kapal dahil sa ganitong panahon, yun lang naman talaga ang sandata natin, ano po, panlaban natin sa ganitong mga pagkakataon. And today, ito ang pag-uusapan natin. Baka marami tayong mga kababayan, sobra na kung mag-isip, sobra nang nai-stress, sobra nang nadidepress, pag-uusapan natin to para malabanan natin. Ano ba ang mga palatandaan o mga sabihin nating symptoms and signs na tayo nadidepress na? Unang-una, pag tayo po ay nakaka-experience na nito, you feel hopeless and helpless. Yung bang tingin mo sa buhay, wala nang kwenta, wala nang halaga. Kasi pasan mo na ang daigdig, wala nang tumutulong sa'yo, iniisip mo hindi ka nagagaling, iniisip mo hindi na sila makaka-imbento ng gamot para sa COVID-19, iniisip mo mahahawahan ka, iniisip mo talagang lalaganap ito at marami ang mamamatay, marami ang magkakasakit, magkakandahawahawa na. In other words, parang nagiging negative na tayo sa maraming mga bagay. Another is, you've lost interest in friends, activities, and things you used to enjoy. Yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na gustong gawin. Kung halimbawa, dati enjoy kang magluto, ngayon ayaw mo nang magluto. Dati enjoy na enjoy kang mag-TikTok. Tama ba TikTok? O ngayon parang ayaw mo na. Samantalang dati ang dami-dami mong videos, pero ngayon wala ka ng interest. Dati lahat gusto mo, nagse-selfie ka, ngayon ayaw mo na. Kumbaga yung mga dati mong ginagawa, wala ka ng interest. Ayaw mo na. Loss of interest in daily activities. Another is, you feel tired all the time. Wala ka pang ginagawa, pagod na pagod ka na. O, ganun yung mga nadidepress daw. Ano? Another is, your sleep and appetite has changed. So, your sleep and appetite has changed. Hindi ka na makatulog. Hindi ka na makakain. Tagyawad sa ilong, dumarami. Ano? So, yun yung nangyayari sa taong nadidepress. So, pwedeng sabihin natin na nakakatulog siya pag umaga, pag gabi, gising na gising. Tulog na ang lahat, siya ay gising pa. Oh, kasi nga, nadidepress. Dahil sa dami ng mga iniisip niya sa kanyang buhay, hindi siya makakain, wala siyang ganang kumain, namamayat na siya. Oh. Ngayon, kung nagtatabaan pa kayo, hindi kayo nadidepress. Iba yon. Ang nadidepress, namamayat yan kasi wala na silang ganang kumain. You can concentrate and find that previous easy tasks are now difficult. So, hindi tayo makapag-concentrate.
meron kang pag maglalaba ka, hindi ka makapag-concentrate sa paglalaba, magluluto ka. Yung bang malayo ang tingin mo, wala ka namang tinatanaw. Yung nakatingin ka sa kanya pero lampasan ang tingin mo. Ganun daw yung mga taong nadidepress. Diba na wala silang concentration. Yung mga dating napakadali nilang gawin, ngayon ay hindi na nila magawa. Yung ang galing-galing mag-drawing, ngayon hindi makapag-drawing. Yung mga tao ang galing gumawa ng kanta, ngayon di sila makagawa ng kanta. Kasi nadidepress. O, ganun ang ibig sabihin nun. Ano po? So, wala silang concentration. So, kapag na-experience yan, pwede sabihin natin nadidepress kayo. Another, you can control your negative thoughts. Lahat ng nasa isip mo, puro negative. Yung mga tao na nadidepress, yan yung mga taong nega. Negative. Lahat ng iniisip mo, puro hindi mabuti. Ganun yung nagaganap sa mga taong nadidepress. Iniisip niya, lahat ng bagay puro hindi maganda, hindi mabuti. Lahat ng bagay binibigyan niya ng kulay. So, minsan ganun ang nagaganap sa maraming tao na dahil nga sa sobra nilang pag-iisip. Another, you are much more irritable and short-tempered. Mabilis ka ng magalit. Mabilis ka ng sumigaw. Mabilis ka ng sumabog. Yung konting bagay, sumasabog ka. Yan yung mga taong nadidepress. O, tingnan natin ngayon yung biblical example ng isang tao na sobrang nag-isip, sobrang napagod, sobrang na-stress, sobrang na-depress. Tingnan natin. Unang hari, 19:1-2. Nagngingit-ngit sa galit si Reyna Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Acab ang ginawa ni Elias, pati ang pagkamatay ng propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang sugo upang sabihin kay Elias, ito rin at higit sa rito ang iparusa sa akin ng mga Diyos kapag bukas ng ganitong oras ay hindi kita napatay tulad ng ginawa mo sa kanila. Meron kasing naganap na paligsahan between Elias o Elijah at saka po itong mga propeta ni Baal. Ano, ito kasing si Jezebel, Baal worshipper yan eh. Ano, so, mga kakampi niya yan. So, nagkaroon ng paligsahan. Ang paligsahan nila, magpapababa sila ng apoy. So, nung tumawag yung mga propeta ni Baal, kay Baal, walang apoy na bumaba. Nung si Elias na, ang magpapababa ng apoy, pinabuhusan pa niya ito ng tubig. So, umaapaw sa tubig yung kapaligiran na nalangin kay Yahweh at bumaba yung apoy at tinupok ito. At saka pinagpapatay yung mga propeta ni Baal. Diba? Nagalit ngayon si Jezebel. Sabi niya, Elias, ikaw ay magtago na sa pinanggalingan mo dahil bukas, sa ganitong oras, kung anong ginawa mo sa mga propeta ni Baal, ganon din ang gagawin sa inyo. Kaya anong ginawa ni Elias? Sabi niya sa verse 3 and 4, natakot si Elias. Kaya't umalis siya at nagpunta sa Berseba, sa lupain ng Huda, iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na nais ko na pong mamatay. So natakot itong si Elias sa banta ni Reyna, Jezebel, sabi niya, papatayin kita sa ganitong oras din. Kung anong ginawa mo sa mga propeta ni Baal, ganun din ang gagawin ko sa iyo. So, anong ginawa niya? Nanakbo, kasama ang kanyang alipin, pero iniwan din niya. Then after that, mag-isa siyang nananakbo buong maghapon. Nung siya ay mapagod na, naupo siya sa isang lilim ng puno, sabi niya, Yahweh, gusto ko na pong mamatay. Kunin na po ninyo ako. Take my life. I want to die now. Bakit ganun mag-isip si Elias? Bakit ganun ang kanyang mga nasambit sa ating pong Panginoon na nasa langit? Dahilan sa sobra siyang natatakot. Sobra siya kung mag-isip. Nai-stress na siya. Nadi-depress na siya.
Canon sabi sa verse 5 to 9. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Alam ng Diyos na wala sa hustong katinuan itong si Elias, yung kanyang propeta. Kaya hindi niya pinatulan yung request niya. So anong ginawa ng Panginoon? Sabi siguro niya, "Pagod ka lang. Gutom lang yan." So sabi ng Panginoon, "Okay, mahiga ka muna, magpahinga ka." Then after magpahinga, sabi niya, "Oh, ito, kumain ka muna." Pagkatapos kumain, natulog ulit, tas ginising ulit kumain. Ang sabi ng verse, pagkatapos niyang kumain at makapagpahinga, muli niyang itinuloy ang kanyang journey, yung kanyang paglalakbay. 40 days and 40 nights. Nag-request pa ba siyang mamatay? No. Diba? Kasi bumalik na siya dun sa kanyang katinuan. Nawala na yung kanyang stress at ang kanyang depression. Pero ang point natin ganito. Kung si Elias, isang propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos, isang matibay sa pananampalataya, nakaranas ng depression, gusto na rin mamatay, masyado na rin naging negative sa kanyang buhay, nasobrahan siya sa kung saang mga takot sa kanyang puso, pwede rin natin ma-experience yun. Kaya sabi nga natin, hindi masama, o I'm sorry to tell that, hindi natin kasalanan na tayo ay matakot. Ito ay isang natural na damdamin ng isang tao. Emosyon yun eh. Isa yan sa mga emosyon na meron tayo na ibinigay ng Diyos. Ang tayo na natakot. Ang masama, kung mananatili tayong natatakot. Siyempre, sa unang silakbo ng damdamin natin, natatakot tayo. Pero na-overcome natin yung fear. Kasi meron tayong malalim at matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Si Elijah nga eh, si Elias nga, natakot. Gusto nang mamatay, na-depress. Eto tayo man. Diba? Yun ay isang lingkod na ng Diyos. Napakarami na niyang ginawa para sa Diyos. Pero na-depress pa rin. So pwede rin mangyari sa atin yan. Because of COVID-19, nadidepress tayo, nai-stress na tayo, dami nating iniisip, dami nating pangamba, papaano na ito, what if, lagi, puro ganyan ang iniisip natin. Diba, papaano kung walang kumalat ang virus sa aming lugar, kung lahat kami magkasakit, magkahawahan na. O, marami tayong iniisip na ganyang mga bagay. Ngayon, tignan natin, bakit ba na-depress itong si Elias? Ano ba yung mga dahilan ng kanyang pagka-stress o pagka-depress? Number one, yung tinatawag nating takot. Fear. Natatakot siya eh. Alam niyo yung mga natatakot, prone yan sa stress. Prone yan sa depression. Kasi meron silang fear sa kanilang heart. At dahil sa fear na yon, nagkakaroon tayo ng mga alalahanin sa buhay na gumugulo sa ating pungbuhay at sa ating isip. So fear, natakot siya. Sabi kasi ni Jezebel, "Bukas, sa ganitong oras, mamamatay ka. Papatayin kita." O, yan ang sinasabi ni Jezebel sa kanya. Natakot. Pangalawa, fatigue. Sobrang pagod. Tandaan niyo mga kapatid, nanakbo siya buong maghapon. So buong maghapon siyang takbo ng takbo, napagod siya. At kapag ang tao napagod, prone sila sa pagka-stress at depression. Diba? Kapag napagod ka ang katawan mo,
kaya yung mga taong napapagod ng katawan, lalo na kapag napagod ang isip natin. So si Elias, napagod ang katawan kasi takbo siya ng takbo. Napagod ang kanyang isip kasi isip siya ng isip, papatayin ako ni Jezebel, papatayin ako ni Jezebel. O napagod siya ng gusto. Number three, yung tinatawag nating isolation. Mag-isa siyang nanakbo. Iniwan niya yung kanyang katulong. So, mahirap kasi yan pag mag-isa tayo. Ayan yung problema nating mga tao, di ba, mga Filipino. Pag may problema na, ano sinasabi natin? Gusto kong mapag-isa. So, anong gagawin nun? Magkukulong sa kwarto. Papatay ng ilaw. Magpapatugtog ng malulungkot na kanta. Sa tingin niyo, lalabas pang buhay yun. Di ba? Ganun ang ginagawa ng maraming mga tao. So kapag isolated ka, wala kang kasama, nakakapag-isip ka ng hindi magagandang mga bagay. Pero kung meron kang kasama, meron kang katulong, di ba, iba yung epekto nito eh. Kahit sa lahat ng bagay, kahit sa pagkain, pasin ninyo, kahit masarap ang pagkain, pag mag-isa ka, hindi masarap kumain. Pero kahit hindi kasarapan ng pagkain, nag-boodle fight kayo, ang dami-dami nyo, diba? Ganadong-ganado kayong kumain. Kasi iba kapag meron tayong kasama. E si Elias, mag-isa siyang nanakbo. So, natakot siya, nagkaroon ng isolation, nandinervyo siya. Diba? At yun ang nangyari sa kanya, kaya siya na-depressed. And of course, yung hunger. Ibang mag-isip ang taong gutom. Pag ang taong gutom, ibang mag-isip yan. Diba? Kahit sa lahat ng mga bagay, pag gutom ka, lagi yung galit. Iba yan eh. So, dahil sa gutom niya, maghapon siyang naglakad, walang kain, walang inom. Pagdating niya doon sa may isang puno, sabi niya, Lord, gusto ko na pong mamatay. Diba? So, dahil doon sa tinatawag nating gutom. So, dapat nating pinakakain kasi ang sarili natin sa ganitong mga panahon. Kaya pansinin niyo yung sinabi sa verse 9. Kumain nga siya at uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. So kumain siya, uminom, itinuloy niya ang kanyang misyon. Diba? So hindi na niya inisip muli yung kanyang problema. Hindi na niya inisip muli yung kanyang suliranin, yung kanyang dalahin. Diba? Dahil nakapagpahinga na siya, at nakakain at nakainom. Ano ang ginawa ni Elias para malampasan niya yung pinakamalungkot na sitwasyon ng kanyang buhay? Ano ang kanyang ginawa para makaalpas siya doon sa depression na naroon siya sa isang kalalagayan na napakahirap para sa kanya? Na ayaw na nga niyang mabuhay, gusto na nga niyang mamatay. Eh. Yun ang request niya sa Panginoon eh. O halimbawa ngayon, gaya natin, sobra tayong nag-iisip, sobra tayong natatakot dahil sa COVID-19. Paano tayo makakaalpas dyan? So gaya ni Elias, una, ipahinga natin ang ating katawan. Unang-una yan na pwede niyong gawin, maupo kayo. Maupo kayo. O, literally, maupo kayo sa inyong gustong upuan nyo. Kung meron kayong tumba-tumba, maupo kayo doon sa tumba-tumba. Maupo kayo, i-relax nyo ang inyong katawan. Yan ang pwede nyong gawin. Tumigil muna kayo, kakalakad. Maupo kayo, relax, pwede kayong mahiga. O, basta ipahinga ninyo ang inyong katawan. Yan ang pwede nating gawin. Dahil kapag sobra na tayong mag-isip, sobra pang pagod ng katawan natin, talagang liligwak ang ating isip. Mamumroblema tayo ng todo. So maupo kayo, magpahinga muna kayo. Diba, mas masarap pa siguro habang kayo nakaupo, nagkakape kayo. Marirelax ng todo ang inyong katawan. Yan yung kailangan ninyong ginagawa. Diba? Number two, ipahinga ninyo ang inyong isip. Hindi lang katawan ang ipinapahinga. Ipinapahinga rin pati ang isip. Kahit maghapong kayong nakaupo, maghapong kayong nakahiga, pero ang isip nyo gumagala, pagod din kayo. At saka tatandaan nyo, iba ang pagod ng isip sa pagod ng katawan. Ang pagod ng katawan, pag nahiga ka, okay na.
Pero yung pagod ng isip, di ba, mahirap yun. Kahit anong gawin mo, ay hindi ka matutulog kasi pagod yan eh. Napakahirap nun. So, ipinapahinga ang isip. Tigilan mo ninyo ang kakaisip kay COVID-19. Tigilan nyo muna yung kakaisip doon sa positive sa lugar nyo. Tigilan muna ninyo yung ganitong mga kaisipan. Ipahinga ang isip nyo. Mag-isip kayo ng mga bagay na magaganda. Mabubuti. Yung mga nakaka-relax. Diba, bakit mo iisipin yung sisira ng inyong araw? Diba? So, ipahinga nyo ang isip nyo. Kasi mula nung i-lockdown tayo, wala na tayong inisip kundi COVID-19. O, ipahinga ang isip natin. Kawikaan 23:33, halos hindi ka makadilat at parang matigas ang iyong dila at di ka makapag-isip na mabuti. Ganyan ang nangyayari sa tao pag hindi niya na ipapahinga ang kanyang isip. O, halos hindi raw maidilat ng mata, matigas ang dila, di makapagsalita. Kasi yung isip niya walang ginawa kundi mag-isip ng mag-isip ng mag-isip ng mag-isip. So, tigilan yan. Ipahinga yan. Dahil ang isip napapagod din. So, pag napagod yan, mamumroblema kaya. Tandaan niyo yan. Pag napagod ng isip, mamumroblema kayo. Kaya ipinapahinga ang isip. Naalala niyo si Saul? Di ba papalitan siyang hari? Dahil disobedient siya sa Diyos? Ang kapalit niya si David, nalaman niya na ipapalit sa kanya si David. Wala siyang ginawa kundi mag-isip ng mag-isip. Si David ay ganto, si David ay ganyan. O anong ginawa niya buong buhay niya? Walang ginawa kundi pag-isipan ng masama si David. Papatay niya si David. O tingnan niyo yung 1 Samuel 18:10-11. Kinabukasan, si Saul ay pinasukan ng masamang espiritu at nagmistulang baliw. Napapaliw talaga yan pag sobrang nag-iisip eh. O, pinasok siya ng masamang espiritu. It's either literal or sabihin natin sa ngayon, masamang espiritu, yung inggit, sama ng loob. Diba? So, yung mga negative emotion pumasok sa kanya. Then, ang sabi rito, siya'y nabaliw. Kaya tinugtugan siya ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at makalawang sinibat si David. Pagkat ibig niya itong patayin, ngunit kapwa na ilagad ito ni David. O bakit siya nag-iisip? Kasi papalitan siya ni David. So dahil nag-iisip siya, papatayin niya ngayon si David. Lumigwak ang kanyang isip. Pag napagod ang isip natin, is either of the three. Pumatay ka, magpakamatay ka, or pumatay ka at magpakamatay. So do not overload your mind. Unload it. Rest it. Yan ang kailangan natin ginagawa. Another, matulog ng mahimbing. Para mapahinga ang katawan, mapahinga ang isip, matulog kayo. Pag inaantok, itulog ninyo. Ipahinga nyo. Yan yung napakagandang bagay na ginagawa natin. O, more importantly, kung may natutulog, huwag nyong iistorbohin. Diba? Huwag kayo nang iistorbo ng tulog ng iba. Kasi masarap matulog, lalo na sa ganitong panahon. Diba? Kesa naman mag-isip kayo ng mag-isip, edi matulog na lang kayo. Pero huwag naman sobrang tulog. Pag ang inyong member ng family nyo, alas 12 na tulog pa, kailangan binabambo na yan. Hindi naman mabuti yun. Ano? Pero yung ang aga-aga pagigisingin ninyo, igalang natin ng mga tulog ng tao. Kesa nga naman mag-isip sila, edi mas magandang ipinapahinga na lang ang ating pong katawan sa pagtulog. At higit sa lahat, kumain. Mag-enjoy sa pagkain. Diba? Yan ang kailangan natin ginagawa. Si Elias, kumain, uminom. Muling nanumbalik ang kanyang isip, nanumbalik ang kanyang lakas, at itinuloy niya ang kanyang misyon. Diba? Kasi kumain siya. So kumain lang tayo. Yan ang importanteng ginagawa ng bawat isa po sa atin. Ikain natin yan. Diba? Kumain tayo dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Actually, si Eva at Dadan nga, diba? Paglikha pa lang ng Diyos kay Eva at Dadan, anong ginawa na ng Panginoon? Ineready na yung place. Pinatubo na niya yung mga prutas na kakainin nila. Diba? Dahil yan ang gusto ng Panginoon.
ma-enjoy ng tao yung pagkain. Even ang ating Panginoong Jesus, di ba? Anong tawag sa kanya ng mga religious leader? Matakaw. Eh kasi si Jesus, pag pinag-aralan niyo ang kanyang buhay, di ba, sa Matthew, Mark, Luke, and John, saan siya lagi naroon? Sa mga piging, di ba, sa lahat ng handaan, present lagi ang Panginoong Jesus. Bakit? Kumakain. Kasi gusto niyang ipakita na kailangan ini-enjoy ang food. Dahil tayo nilikha ng Diyos sa may sikmura at ang sikmura binubusog. Dahil pag hindi yan busog, connected yan sa mind natin. Ibang mag-isip ang gutom. Ibang mag-isip ang busog. Diba? Kaya binubusog ang sikmura para nakapag-iisip tayo ng may katinuan sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, at sa lahat po ng nanonood ng ating pong programa, ngayon pong araw po na ito, ang bawat isa po sa atin, may mga alalahanin sa buhay. Diba? May mga iniisip tayo. Pag hindi tayo nag-isip ng mga kaparaanan upang masolusyonan ang ating mga takot at mga alalahanin sa buhay, baka may stress tayo, ma-depress tayo. Diba? Hindi mabuti yon. Kailangan ma-enjoy natin ang buhay kahit ano pa man ang nangyayari sa ating pong kapaligiran. So muli, pagpalain kayo ng Panginoon at nawa ay napalakas po tayo ng ating pong mga pag-aaral ngayong pong araw na ito. Nais ko po kayong ipanalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po kasi napakabuti po ninyo sa amin. Kahit po anuman ang aming sitwasyon, nadarama namin ang inyong proteksyon, ang inyong provision, at ang inyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, nawa po, patuloy kaming maging malakas, lalo na po sa ganitong mga panahon, hindi lang ng aming katawan, kundi higit sa lahat ng aming pananalig sa inyo, na kaya naming lampasan ang lahat ng bagay, kahit ano pa man ang mangyari sa aming kapaligiran. Mananatili po kaming buo ang loob, dahilan sa merong kaming sinasampalatayanan ang aming pong Panginoong Jesus. I-bless niyo po Panginoon ang aming pong bayan, ang aming mga kababayan, higit sa lahat ng aming mga kapatid, mga mahal sa buhay, na apektado po ng ganito pong mga sitwasyon. Muli sa inyo ang kapurihan, in Jesus' name, Amen. God bless po sa inyo. Keep praying po and keep safe. God bless po.